So, nung nandoon kayo sa investigation, anong paliwanag ang sinabi ninyo? Bakit ninyo pinatay yung tatlong Chinese? Yun na po, Your Honor, yung party sa reward, Your Honor, at sa kalayaan namin. Ah, so dun sa investigasyon pa lang, inaman na ninyo na inalok kayo ng reward at saka yung kalayaan. Okay. So, naniwala po kayo. Bakit po kayo naniwala sa pangako na palalayain kayo? Naniwala po ako, Your Honor, kasi yung classmate ni Leopoldo Tan, marami rin connection, Your Honor. Ah, naniwala kayo dahil opo, siya ay police at maraming connection. Opo, Your Honor. Okay. So, matanong ko lang po kanina, binanggit po ninyo na inabot sa inyong asawa yung halagang 1 million. Tama po ba? Opo. Kilala niyo po ba kung sino ang nag-abot ng 1 million sa inyong asawa? Hindi ko na po nakilala, Your Honor, kasi sa labas pa yun nag-abot, Your Honor. Ah, hindi niyo na po naitanong sa asawa ninyo? Hindi na po, Your Honor. Okay. Basta importante, at least natanggap niya. Opo, Your Honor. Hindi ba nagtanong ang asawa mo kung saan galing yung 1 million? Hindi na po, Your Honor. Ah, hindi na. Okay. Nung kinasuhan kayo dahil sa pagpatay at inamin ninyo ito, bakit hindi nyo sinabi sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Sinabi ba ninyo sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bakit hindi nyo sinabi? Kinasuhan lang po nila kami ng pagdating namin sa korte, Your Honor. Ah, kasi akala ninyo hindi kayo kakasuhan. Opo. Tapos yung pala kinasuhan kayo. Kinasuhan kami, Your Honor. Ah, okay. So, bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakalaya samantalang nagawa na po ninyo yung inyong trabaho? Yan na po ang ikagagalit namin, Your Honor. Bakit hindi na tinupad ang usapan namin? Magandang umaga din. Pwede po malaman anong palayo ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, tata. Meron akong mga katutungan sa sinumiting mong apidabit. Meron po kayong sinumiting apidabit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng apidabit para maklaro po natin dito sa committee ba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa apidabit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO for Arthur Narsoles, hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa'yo? Na may patatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho ay ibig sabihin noon mayroon po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya noong high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan ang nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. Kaya may binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sino ang nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Sa pagkakaintindi mo po, tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administration po. Ibig mo sabihin yung previous administration? Opo. Yung mga pinuno noong 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, tata, na baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo
na makalaya, kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO 4 Narsoles? Si Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Pakiulit po, sino yung pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO 4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo ng presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salagsay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1,000,000 po ang pagkakaalam ko. 1,000,000 kada ulo basis sa salaysay mo. Pero natanggap nyo is only 2,000,000 pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO 4 Arturo Narsoles. Kasi ito po, ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung tatlong Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO 4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that to invite SPO 4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion, duly seconded, to invite SPO 4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Hearing no objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO 4 Arturo Narsoles ay membro ng sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO 4 Arturo Narsoles po. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po. Sa bali, may dalaw po si Fortaleza, sa kanya po lumalaw yun. Pero nakita kong sabay silang rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma? Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. Base din po, Tata, sa iyong salaysay, yung warden nung panahon na yon, si Superintendent Gerardo Padilla,
Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap. Sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Tapos, base sa salaysay mo, Tata, pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo, sana yung mga ginamit ninyong pagpatay? At sinabi po niya sa'yo na itapon ninyo sa labas, hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy coming from top to the bottom officials, I believe that the Superintendent Gerardo Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Narsoles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So, Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second. Tata, may binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa iyo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kay Tata yung listahan. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, 3 po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV reports na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern and systematic killings of Chinese drug lords. Well, supposedly, that was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016, pagapupo ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017 para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord to prove indeed that during the previous administration there were extrajudicial killings, Mr. Chair. Binanggit mo rin sa iyong salaysay isang major portalesa na sinabi mong dinalaw ni Lieutenant Colonel Riona. Totoo po ba yun? Opo, Your Honor. So itong si Major Portalesa at saka itong si Colonel Riona, magkaibigan po ito? Magkaklase po sa PNPA po. Tapos nakita mo itong dalawa nag-uusap doon sa bilangguan sa Dapicol, hindi po ba? Opo. Then, itong si Major Portalesa ang inassign sa inyo na mag-alaga mientras nandun kayo sa cell size, hindi po ba? Opo, Your Honor. So, Mr. Chair, I believe that Major Portalesa, Jimmy Portalesa, is also involved in this case kasi klarong-klaro po, nag-usap sila ng Lieutenant Colonel Garma
Tapos siya ang inatasan po na mag-alaga sa kanila mientras nandun sila sa cell sa ICE. Now, if it could be allowed by the Bucor, this representation would also like to invite Major Jimmy Fortaleza to shed on this matter, Mr. Chair. Congressman Pimentel, the Chair would like to ask, is Major Fortaleza a PDL? Yes, PDL din po siya. Pero maaaring makapagbigay po ng linaw dito. Dahil siya po ang kinausap ni... Nakikita na po natin yung buong litrato tong pangyayari po, no? Nilapitan sila ni Art Narsoles. Si Art Narsoles was a member of the CIDG Region 11. Si Lieutenant Colonel Riena Garma was also a member of CIDG Region 11. Yung boss po nila, si Lieutenant Colonel Leonardo, who is yung direct boss ng CIDG. So it just shows, Mr. Chair, kung gagawin po natin to ng organizational chart, base sa sinabi niya na nanggagaling po, according to Superintendent Jerry Padilla at saka kay Art Narsoles, galing po sa former president ng order, binaba po kay CIDG boss itong Leonardo, then ang trumabaho po para makausap sila si Art Narsoles at saka si Lieutenant Garma dahil they are lovers. So yun po ang istorya na nakikita natin at saka hindi lang po yung sa Dapicol ang nangyari ng pagpatay ng mga Chinese nationals. It was all over the country. Mahirap po gawin yun. Patayin mo yung mga Chinese nationals na nakalagay sa iba-ibang balangguhan kung wala pong direct approval from the administration, Mr. Chair. So I believe that there was a great conspiracy emanating from the leader itself all the way down to the small officials, Mr. Chair. That is my point and that is what we will try to prove in this committee, Mr. Chair. I rest my case, Mr. Chair. 28-29-30 po, Tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumulog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa. Linuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. I would like to state na doon sa sinumpaang salaysay ni Fernando Magdadaro, alias Ando, kung titingnan po natin, it supported all the answers given by Mr. Leopoldo Untalantan Jr. sa mga katanungan na ibinigay ng ating mga kasamahan at doon sa kanyang affidavit. Ngayon, pwede po bang malaman, Mr. Tan o Tata, sinabi mo doon sa statement mo, sa number 6, tinanggap mo yung alok ni SPO4 Arthur Narsoles dahil sa alam mo o naniniwala ka sa kanyang kapasidad at kakayahan. Pwede po bang malaman ano po yung kapasidad at kakayahan ng isang SPO4 na naka-assign sa CIDG? Ano po bang alam niyo yung kakayahan at kapasidad ni SPO4 Arthur Narsoles at naniniwala po kayo sa kanya? Dahil po sa mga boss niya na si Edelberto Leonardo at si Reina Garma, na ang pagkakaalam ko ay malakas po sila sa Administrasyon Duterte, sa taas. Ang ibig po niyong sabihin, naniwala po kayo dahil sa lakas nila o kapit nila sa administrasyon. Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung ano po yung klase ng lakas? Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa o ano na nagsasabi na malakas po si SPO4 o yung boss ni SPO4 Narsoles na sina Colonel Leonardo at saka Colonel Garma na malakas sila sa administrasyon?
Meron po ba kayong may masabi na katibayan po yun? Dahil isa po sila sa pinagkakatiliwaan ni Presidente Duterte sa Davao Pulangamulo sa gobyerno. Pakiulit po yun. Isa po sila sa mga opisyal ng Davao na pinagkakatiwalaan ni Presidente Duterte po. Ganon. Okay, marami pong salamat. May also asked, nandito na rin lang po si Director General Katapang, pwede po bang malaman kung saan nanggaling yung isang alleged Chinese drug lord na inilipat mula sa kanyang kinaroroonan papuntang Davao Peroni? Saan po nanggaling si Mr. Jerome, Mr. Peter Wang? Mr. Chair, Your Honor, I am not privy to that transfer since I was not yet the bureau chief at that time. But I will look into the records and find out all the Chinese who have been assigned in different places, and I'll submit the report to you, Mr. Chair, Your Honor. I'm asking about Mr. Peter Wang, kung pwede, submit po ninyo yung details niya, kung saan po siya nanggaling nung dinala siya sa Davao Penal Colony. And I think the Honorable Pimentel has already asked for the list of PDLs with illegal drug cases and their current status, kung buhay pa sila o patay. Thank you. Yes, Mr. Chair. I will comply, Mr. Chair. Tata, kung titingnan ko po yung mga kasugutan po ninyo dito sa Kwan, para bang si SPO4 Arthur Narsolis ang nagplano lahat nito? Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Totoo yung aking analysis? Opo, Your Honor. Na siya lahat ang nagplano, siya na rin ang nag-coordinate doon sa mga prison authorities doon? Yes, Your Honor. Natingin mo? Opo. Kasi, nung sinabi mo na mahirapan kayo na isagawa yung inyong pagpatay doon sa tatlong alleged Chinese drug lords, siya na ang gumawa ng paraan na kayo'y mabartolina. Okay, tama? Your Honor. At matanong ko kayo, totoo bang merong nakuhang sachet ng drugs sa inyo bago na dahilan kung bakit kayo binartolina? Yun po, bigla na lang po may lumabas na sachet. Pero walang sachet? Wala po. Ha? May pinakita po sila sa amin galing. Pero hindi sa inyo galing? Hindi po. Sa bulsa namin daw galing. Hindi, yung totoo, hindi po nakuha sa bulsa ninyo. May dinukot lang po. Pag dukot, pinakita ito. Ano ito? Ganon din ba sa iyo, Andy? Yes, for Your Honor. Ganon din, operation. Yes, so, marami pong salamat. I think SPO4 Narsolis has been already invited. Pwede po bang malaman kung nasaan po ngayon assigned si Superintendent Gerardo Padilla, na dating pinuno doon po sa Davao Penal Colony, General Katapang. Is he still active in the service? Yes, Mr. Chair, Your Honor, is assigned with the Bucor and is the Director for Reformation. Director for Reservation. Reformation, Mr. Chair. Reformation. Reformation. Yes, po. Thank you. Now, nabanggit din, Tata, na nakita po ninyo nakasama ni SPO4 Narsolis si Lieutenant Colonel Rohina Garma. Totoo? Opo, Your Honor. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron po silang relasyon. Opo, Your Honor. At sinabi mo rin na hindi siya nakikialam doon sa pakikipag-usap sa inyo. Kami lang po ni Arturo Narsolis po. Siya, ano po? Kami lang po ang nag-uusap ni Arturo Narsolis. Kayo lang ni... Opo. Kaya nandun si Colonel Garma dahil sila ay mag-girlfriend, boyfriend-girlfriend ni Juan. Silang dalawa. Pakiulit po. Pakiulit. Kaya siguro nandun si Rohina Garma dahil may relasyon sila. Opo, Your Honor. Tingin mo? Opo. Nangingiti ka eh.
So, yung sunod na kwan, yung nagbigay sa inyo ng dalawang patalim, sino po yun? Bali, yung mayor ng Bartolina po. Sino po nga? Ano po ang pangalan niya? PDL Leo Pinkian po. Ah, so, siya ang nagbigay ng mga patalim sa inyo? Opo, Your Honor. Ano, kailan po niya ibinigay? Bago kayo binartolina o nandun na kayo sa loob ng Bartolina? Nandun na kami sa loob ng Bartolina po. Anong binigay? 29 at saka yung... Yeah. Yung parang 29 rin, yun ang sagot ni Andy kanina eh. Opo. Di ba? Opo, Your Honor. So, Mr. Chair, can we also invite to the next hearing Mr. Leo Pinkian, who allegedly provided Andy and Tata the instruments used in the commission of the crime? Tata, sinabi mo rin sa statement mo na pagkatapos niyong isagawa yung inyong krimen, dumating ka agad si Superintendent Gerardo Padilla. Opo, Your Honor. Pwede ko bang malaman kung kailan dumating siya pagkatapos nung ginawa ninyong krimen? Kaagad-agad ba? Opo, Your Honor. Kaagad-agad dumating siya? Opo. So, yun yung katanungan ngayon. Paano nalaman ni Superintendent Padilla na may nangyari kaagad doon kung hindi po siya kaalam doon sa conspiracy na patayin yung tatlong alleged Chinese drug lords? Di ba? Opo, Your Honor. Ano sa tingin mo? So, alam niya? Opo. Thank you. Yung bang pag-uusap ninyo, yung pagtawag ni Superintendent Padilla, allegedly, to the President of former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Oh, sige, maliwanag po yun. Naka-speakerphone. At doon sa 1,000,000 na natanggap ninyo, yung asawa mo nakatanggap. Opo. Kay Andy, sino po ang tumanggap? Asawa ko po, Your Honor, Linlin. Asawa mo rin? O, Linlin dati. Pero kanina, sinabi mo, hiwalay ka na. O, hiwalay, o, Your Honor, sa dati kong original talaga. Pero may dalawa ko yung pinagkatiwalaan ko sa 1,000,000 po. Liwanagin po natin. Ang tumanggap po ay yung hindi yung una. Yes po, Your Honor. Yung pangalawa na nakatanggap. Opo, Your Honor. Okay. I think we have established that there's a grand conspiracy to commit the crimes of murder insofar as this incident is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop.